Alright. So, andito na naman po tayo sa isang magandang gabi sa inyong lahat. At andito na naman po tayo sa isang live stream kung saan po ang tatalakayan po natin is regarding on the sole proprietor business. Kung paano po ba mag-register ng isang single proprietor or sole proprietorship or individual business sa Pilipinas. Okay, so pag-usapan po muna natin ito. So ano nga ba ang sole proprietor or single proprietorship? So ito po ang isang klase ng business na kung saan ang nagmamanage at nagmamay-ari ay isang tao. Tao. Ikaw po yun, yung tao na pinag-uusapan po natin dito. Pati po ako. Ako, nagtayo po ako ng isang consultancy kung saan po isaklaw po siya ng aking expertise. So, nagbibigay po ako ng mga advice sa mga business regarding sa accounting, BIR, at iba pang mga related sa aking expertise. So, ako po ay isang single proprietor. So, paano nga ba magkaroon ng isang business registration sa Pilipinas? Okay? So, ito po yung example ng isang mga single proprietor. So, sinasabi ko nga po, isang professional, isang self-employed, isang freelancer na nagpa-practice na mayroong lisensya sa PRC. Ito po yung katulad po ng mga doctors, lawyers, engineers, architect, real estate, brokers, accountant, etc. Okay? Alright, so pag-usapan po natin kung ano po ba ang benefit bilang isang single or sole proprietor business sa Pilipinas. Una, easier to get to set up and register. So madali lang mag-set up ng business at magparehistro kapag ikaw ay single proprietor. Pangalawa, meron pong required minimal amount lang na capital. So pwedeng 10,000, 20,000, 30,000 basta meron po kayong meron po kayong capital na maipapakita sa DTI. Then pangatlo, siya pa yung pinakamababang registration fee sa government regarding on the permit and licenses. So, sa BIR, pare-parehas lang naman po yan. Pero depende po yan sa volume of your declaration ng capital. Kung 100,000, medyo malaki po ang babayaran natin document stamp tax. Okay? Pang-apat naman po, ang minimal regulation and monitoring requirements. Katulad po ng BIR, kung kayo po ay below 3 million, every quarter lang po kayong magpa-file and also no need for audit. Unlike po sa corporation, kailangan nyo po magpa-audit para po makapag-file sa SEC at tanggapin po ito bilang isang submission. Kasi kung hindi po audited po yan at nagpasa po kayo sa SEC, hindi po nila tatanggapin yan at considered non-filing po ang ipapataw po sa inyo. Alright, then pang lima po, madali lang po i-register at madali rin pong patakbuhin ng business. Pero depende po yan sa inyo kung paano po nyo i-drive yung inyong business. Then pwede nyo i-enjoy yung profit ng sarili nyo lang. Pero syempre kung may mga empleyado kayo, may papasaw rin po kayo. So net profit po ang pag-uusapan po dito, hindi po gross. Hindi po yung gross profit, hindi rin po yung gross revenue. Ngayon, kung may advantage, may disadvantage naman po. Ano-ano po ba ang mga disadvantage ng sole proprietorship or sole proprietor business sa Pilipinas? Una, risk and liability is shouldered by the owner. Kung kayo po ay may utang na malaki at nalugi po ang inyong business, babayaran niyo po yan. Baka madamay pa po yung inyong private property kapag kinasuhan po kayo ng hindi pagbabayad ng mga kautangan. Then, pangalawa, kung nalugi, solo mo lang, ikaw lang po magsasuffer. Then, number three, you manage and operate the business, which sometimes leads to exhaustion. So, tawag dito, wala kang katuwang or hindi ka nakakapag-brainstorming sa yung partner or else, kung meron naman po kayong kaibigan na may business owner, na same kayo ng industry, makakatulong po. Pero sa discussion natin, disadvantage po yung
wala ka pong makausap regarding sa business na ito, kundi susuluhin mo lang paano mo siya papatakbuhin. Okay. Then pangapat, shareholders such as creditor, government agency can run after your own personal asset. Kung kayo po ay lugi, nag-file kayo ng bankruptcy, pwede pong mahatak ang inyong mga private property. Okay, so napag-usapan na po natin yung advantage and disadvantage. So mapunta naman po tayo kung paano po tayo mag-i-start at magre-register ng bilang isang single or sole proprietor sa Pilipinas. So pag-usapan po natin yan. So meron po tayong apat na step para makapag-register bilang isang business. Una, dahil po tayo single proprietor, dapat sa Department Trade of Industry po tayo magre-register. Tama. Tama. Then, ipakita ko po sa inyo kung paano po kung saan po tayo pupunta sa DTI para magpa-registro. Ngayon, andito po tayo sa website ng DTI kung saan po hahanapin po natin ang negosyo or the business. Then, apply for a business name. So, mag-a-apply po tayo ng ating pangalan sa negosyo. So, ito, sinasabi nga po dito, ito po yung BNRS, Business Name Registration System. Kung kailangan nyo po ng tulong o kasagutan, ay pwede nyo pong i-email tong email na ito. Then, dito po, register now. Disclaimer lang po, hindi po natin itutuloy ito hanggang dulo. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po magre-register. Ngayon dito, i-agree lang po natin to. Then and so on, yan, pipilapan nyo po yan. Okay, so yun po yung pagre-register sa Department of Trade and Industry. Ngayon, pangalawa naman po ay BIR. Dahil nga po sa inilabas ng ating BIR. Okay. Hanapin muna natin yung memorandum na yon. Saglit lang guys ha. Search ko lang yung memorandum. Okay. So, 57-2020. Putol tayo dun, ha? Okay, so, yun. Second, ang BIR or Bureau of Internal Revenue. So, ang ipoprovide lang po natin dito ay ang Department of Trade and Industry. Kung kayo po ay nagre-rental, list of contract. Then, magpipill up po tayo ng 1901 para sa mga single proprietor para magkaroon po tayo ng registration. Ang gagamitin po natin registration kung may tax identification number, ayun na po yung gagamitin po natin. Kung wala pa po, magkikreate po siya ng new tax identification. Sorry, identification number. Okay? So, ipakita po natin sa BIR na dati po kasama po kasi ang munisipyo, yung city hall permit. Dahil sa naglabas po ang BIR ng 57-2020 RMC, ang streamline of business registration requirement and revised checklist of documentary requirements, ito po yung sinasabi na hindi na po kailangan ang mayor's permit sa requirements ng BIR. Ano po ang purpose nila dito? Ang purpose lang po nila dito ay mapabilis po yung registration. So yan po ha. So guys, so hindi nyo na kailangan mag-antay sa city permit para magpa-register sa BIR. So pwede nyo na pong i-register yan with or without the business permit. Alright. Then pangatlo, kung kayo po ay bago, syempre, bago tayo pumunta ng business o city hall, kailangan natin magpa-register sa ating mga barangay kung saan po nasasako po yung ating lugar. Kasi sa unang registration, kailangan po natin pumunta talaga sa barangay hall para kumuha ng certificate.
Then kapag renewal na po, hindi na po tayo pupunta sa barangay hall, kundi sa munisipyo na po. Kasi nga po, na-register na po sa munisipyo na may business na po sa vicinity ng inyong barangay. So mapupunta rin naman po sa kanila yung babayan po ninyo. So napakadali na lang po yan pag wala sa renewal. So kung saan pong nakalocate ang inyong address, doon po kayo magpaparegister ng inyong barangay certificate o barangay permit at ang mayor permit ninyo. Huwag po kung saan-saan po ah, hindi rin po kayo tatanggapin. Alright, so pangatlo yan. Then ang pangapat naman po, kung kayo po ay may mga empleyado, ito po yung tinatawag po na statutory government contribution, kung saan po nakasama po dito ang social security system, PhilHealth, at ang pag-ibig. Kailangan po natin mag-register dito. Whether sabihin nyo man ay wala po kayong empleyado sa ngayon, pag nagkaroon po kayo ng empleyado, dapat meron pa rin kayong SSS, pag-ibig, PhilHealth. Kasi nga po, nagtatrabaho po kayo o nagbi-business nga po kayo. Kailangan nyo pong hulugan ang mga ito para makapag-comply. So, ano pa rin naman to? Benefit pa rin pa sa sarili po natin bilang isang single proprietor. Kasi nga po, ikaw po yung unang empleyado ng inyong business. Alright, so yan. Kailangan lang natin kompletuhin yung mga basic requirements and procedure para at least tuloy-tuloy na po yan. So nabanggit ko naman po, sa BIR, kailangan mo nyo po ang register, sa DTI, kailangan nyo lang po mag-register. Sa online, makakuha na po kayo ng certificate. Then ang pangalawa, BIR, kailangan nyo po ng requirements po dito, contract of lease, DTI. So take note na 30 days lang po upon registration, kailangan nyo na po ma-register to within 30 days. Kundi makapenalty po tayo. Okay, number 3, mayor's government. Kung kayo pa ay single proprietor, DTI, then lease of contract. Ayun lang din po ang inyong kakailanganin. By the way, kung kayo po ay hindi po nangungupahan, yung proof of residency. So pwede kayong kumuha sa barangay na certificate of residency na kayo po ay nakatira po mismo doon at gagawin nyo pong office business po. Okay? Same din po dito sa city hall permit. Then dito naman sa SSS PhilHealth pag-ibig, ang requirements naman po dito yung tatlo, DTI, BIR, city permit. Kung kailangan po nila ng barangay permit, isamin nyo na rin po. Then sa SSS po yan, umunahin po natin yung SSS. Then yung PhilHealth, additional po yung SSS certificate. Kapag sa pag-ibig naman, i-add nyo rin naman po yung PhilHealth. So lima na po yun. Okay? So hopefully, nag-gets po lahat ng mga pinag-discuss po natin dito sa live stream na ito. At kung may mga katanungan pa po kayo regarding sa sole proprietor, single proprietor, sa pagre-rehistro, or BIR, mag-iwan na lang po kayo ng comment sa diyan sa baba. Okay? So idadrop lang, ilalagay lang din po natin yung mga link ng ating mga online regarding sa DTI, BIR. Please take note, ang BIR ay online registration. Okay? So hanggang dito na lang po yung ating discussion regarding how to register your sole proprietor business sa Pilipinas. Hopefully, marami pong natutunan at sa mga hindi pa po subscriber ng ating channel, mag-subscribe na po tayo. Please hit the notification bell. Okay? So hanggang sa sunod, hanggang sa ulitin. Adios, Marimar. Bye!